language ah, okay, so pag sinabi ko naman ito, pag sinabi kong nag-wave ako ng dalawang hands ko, babalik sa'yo. Eh? Really sad? Sana all, pag gumanon na babalik. Bakit? Sana all, babalik gano'n? Oo. Hindi na ako ang gamit ang spike dati. Okay. So next, meron tayong button dito ng button dito. Okay ha? Papagamit ko mamaya sa inyo to. Ang take off, andito sa area na to. Merong take off dito. Okay? Ang take off dyan. Pag pinalipad mo, take off tayo. Pero bago kayo magbalipad, tandaan nyo, mag-set muna ng flight. Okay, flight. Mamaya, papakita sa inyo ni G, yung mentors ninyo na si G. Dito, lalapit kayo sa kanya, dalawa sa inyo, lalapit, ipapakita niya sa inyo kung paano mag-set up. Now, okay, next. Okay, meron tayo Smart RTH. Ano meaning ng Smart RTH sa tingin niyo? RTH return to home. Okay. RTH return to home. Ayan, hugot na naman kayo. Pag mo palipadin siya, babalik ka rin. Return to home muna kagad. Pag lumipad, pag binisang pindot mo lang sa kanya, babalik na sa iyo. Return to her. Sana ganun din 'no. Sa pindot mo ibalik kita. Eko na. Oh, isa sa mga lang. Sir, pwede marami set na don't try to win. Ano na ito? Huwag ka nang bumalik. Huwag ka nang bumalik. Okay. Yan yung Smart ITH. Meron dito, or meron dito sa my room. Ito, nasa left side. Left side. O, left side. So, pag kinilik mo to, pindot mo to, on to lang ha. Ang pag-on, napakita ko sa inyo, ang pag-on, ganito. Ito yung power button. 1, 2. Yan ang... Hold. One and hold. Yung pangalawa, kinuhod mo. So meaning, connecting na siya. Connecting na yan. Masaya laruin yan. One, two. Yan. Dapat tutunog yun. No, maririnig mo yung beeping sounds niya. Pero, syempre, hindi naman nakakonect kay... No. Pero ewan ko lang dito kay DJI at PV. Pag pinindot ko yung monitor ito, mayroon ko lang. Narinig ka? Yes, sir. Yun yung beep na pauwi na yung drone. Wow! Babalik na siya. So easy! Hindi mo marinig sa amin dito, pero sa'yo, hindi mo rin marinig sa inyo. Ay, meron din siya. Okay, papakita natin yan. Okay, so next, intelligent flight mode. Kung yun natin yung manual niya, dito natin mag-focus. Intelligent flight mode. Okay, ang intelligent flight mode, ito yung mga flights na automatic. Automatic. Pag sinabi mo lang, iset mo siya, itong gagawin niya. Yun ang gagawin niya. Okay. So, pag sinabi kong, parang si Jay, halimbawa, tumayo. Dito ka nga tayo. Demonstration lang. Ito. Pag sinabi ko kay tanong, kay Ann, na ito yun siya, halimbawa siya yung kliyente ko, at sinet ko is quick shot or circle, isang click ko lang sa kanya, automatic, iikot yung drone. So, iikot yung drone na to. Sila din nagagawa ng mga yan. So kayo, magagawa na rin ito kung paano kami ginagawa. Now, iikot tong drone papunta sa kanya. Yun na, iikot lang. Yung trabaho niya, tapos titigil na kung saan siya nagsimula. Yun ang trabaho niya. Salamat, Ann. Yun yung settings na sa my intelligent. Pero, pagdating sa video editing, hindi ko siya mai-advise na sabihin kong gamitin ninyo. Bakit? Kasi ang problema sa intelligent mode, automatic ang camera, automatic yung flight. Gets nga? Kaya kami, nila G, gumagamit kami ng point of interest. Kasi nakaset ang drone namin into D-Lag. Ano yung D-Lag na yun? Kasi nasabi ko sa inyo, bakit kaya mo lag dyan? Kasi malag-lag ka. Ang D-Lag, yun yung flat video. Meaning walang kulay yung video mo.
Kaya namin siniset yung camera namin na sa drone namin. Sa camera ko, shoot ko, pag nag-shoot ako sa camera ko, sa mismong camera, sa Sony ko, nakalag pa yun. S-lag ang tawag namin. Sa inyo, pagkanon ka, C-lag. Tama. Pag nikot ka, L-lag. Ano, L-lag. So lahat yon may mga lag. So anong gamit ang flat video? Walang kulay yung video mo. Ngayon, pag ginana natin sa post-processing, sa editing, sa day 3 natin, day 3 lang may editing na tayo, tuturuan ko na kayo ng color grading na one click, mamimili na lang kayo ng color. So, yun ang kagandahan na may knowledge sa video. Pero kung ordinaryo mo pagka lang, kamibili mo lang doon at wala kang pag-aaral ng ito, hindi mo alam. Basta video ka lang, video. So, eh, ang importante sa wedding is yung quality ng video, di ba? Yun ay nahabol namin. Okay. So dito, ang shot namin, parang papalipad kami, kung isa pa lang ang lipad ko, hindi, parang di sayang. Pagkalipad ko pa lang, papunta sa kanya, take shot na ako. Hindi dire-diretsyong record. 10 seconds lang, magbibilang ako ng 10 seconds, stop. Record na. Clip by clip. Kahit na ano, kahit na yung gaya kay Esther yan, nag-shoot ako. Okay, so 3, 2, 1. One lakad sa kanya, 1, 2. So, sa detail shot pa lang, paka pa lang yun. So, ang ginagawa ko, medium shot pa kung naging sa kanya. Kinukuhan ako yung paa niya. Susunod, take 2 na naman, pupunta sa kanya, palapit sa akin dito. Medium shot na naman. Depende nga sa shots ang gusto ko. Eh. Pero ang shots ko, clips by clips, hindi yung diretso. Na, hindi ako ganun mag-record. Mag-diretso. Oo. Oo, putol-putol. Nahirap. Kasi ako, nasa isip ko, alam ko yung camera shot. Oo, cut ka ng cut doon. Pero ako kasi alam ko na kung ano yung kapat. Basta ka maubos ang battery mo. Tandaan nyo, ang battery mo dito, 20 minutes flight. Yung 20 minutes na yon, siguraduhin mo yung flights mo na yan. Oo. Ako nagsubukan ko, naiwan ko yung dalawang battery ko sa kasal sa Pilipinas. Pwede nyo na. Tapos yung isang battery ko, full charge naman siya. Naiwan ko, nag-charge yung battery. Tapos ang kailangan sa wedding is gantong shot. So talagang yung kamay ko, kahit pagkapalipad pa lang ng wedding, yung dalawang bride, pag nakipag-usap ako ha, ang totoo, nag-usap kami sa telepono ng mag-asawa. May earphone sa dito. Sabi ko, ma'am, maglalakad kayo. Inorient ko na, ma'am, maglalakad kayo papunta ng malapit sa may papuntang hills. No, steady lang kayo dyan, sasabihin ko. Ngayon, lilipad yung drone, makikita yung mag-asawa papunta. So take 1 ko yun. Tapos yung mag-asawa, paiikutan ko sila, take 2. So maka 5 shot ako, okay na ako doon. Bayad na ako, 2 bayad na ako doon. Parang time management din ng battery na. Oo. So yung isang battery ko, sinigurado ko yung 5 shot ko. Kasi yun kailangan sa my wedding. Yun ang kailangan. Pag nalipad ka din ng mahanin, agilit maubos ng battery mo. Yun, correct. Isa pa. Tama. Galing, salamat. Pag sobrang lakas ng hangin, malakas mag-drain ang battery. Bakit? Nakikipaglaban siya sa may hangin. Eh, sir, paano po yung pag nalubat sa taas? Pabalik pa rin yun. Hindi. Mahuhulog na lang siya, te. Limit nga tayo, di ba? Hindi na mabalik yung drone sa'yo. Kaya ng friend ko. Ito, kaya tisore ko lang sa inyo, ha. Nagpalipad yung tisore 2 kilometro. Dagat, ha? Dagat. Ngayon, pinilit niya pa rin. Sabi niya, 35 seconds pa ako. Palipalit ulit. Nalipad niya. Aggressive siya. 35% na lang. Ngayon, pinabalik na niya. Nag-return home. Ay, naku. Ano ba? Sabi ko, malalang malalobat na ako. Pinindot niya ako, return home. Ngayon, nalobat. Kunti-kunti na lang. Pabagsak. Dagat. So, ang nangyari, nakuna pa yung luha niya. Wala na. Sabi na, ipulubat ka na. Parang nagpanik na rin kami noon. Pero oh, pinanood na lang niya yung drone niya nandun. Ang flight niya nasa 80, 80 meters na ano pa. Ang taas pa niya. So, ang nangyari sa kanya, umiiyak siya ng ulo. Tapos, bumagsak na yung drone. Nakuna pa nga yung luha niya. Kaya nangyari, ang sakit sa pakiramdam na nakikita mo yung drone na bumabagsak na. Wala ka na yun, di ba?
experience na namin yun eh. Kaya ngayon ako, hindi na ako nag-return to home kasi kaya ko mag-banwal. Ang ginagawa ko, pag nag-banwal ako, kasi pag nag-return to home ka, pag sinet nyo ah, di ba nag-set ka? Maalala ko lang sa inyo, pag nag-set ka, 30 yung taas, o 30 rin dapat yung distance ko. Ngayon, yung distansya mo, pag halimbawa nasa 25 yung flights niya, ang limit mo ilang? 30. Nasa 25 lang yung pad mo. Ngayon ang nangyayari dito, pag pinindot mo yung return to home, iaakit pa rin siya ng 30. Pag pinindot mo yung return to home, aakit siya ng 30 kasi yung limit mo is 30. Yung return to home, kung sinadyo mo dito 30. May buuwi siya, nandun yung 30, pag nandumating na siya sa tapat ng home point mo, saka pa, bababa. Ngayon may dalawang klase ng home point. Kung saan mo uuwian. Dalawang klase ng home point, ah. Okay, may follow me at yung home point na nandito. Avoidance yun. Ngayon, depende sa drone mo kung merong obstacle avoidance. Asan yun? Pakita ko sa inyo, ha? Nasa harap. 1, 2. Sa Mavic 2, ang obstacle avoidance niya is madami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So marami. Why so marami? Now, yun, kaya mahal to. Alright. Medyo expensive siya. Pero, sa Mavic Mini 1, ay Mavic Mini 2 at Mavic Air 2, ang Mavic Air 2, dalawa, sa harap. Sa harap lang. Sa harap lang. So, Mini, eto ang problema. Wala na siyang avoidance. Pagpunta, kaya pa. Pag tumatras ka, wala na. Wala na. Pag pumunta ka sa kaliwa, wala na. Pag pumunta ka sa kanan, wala na. Doon ka magiging aware ngayon sa mga yan. Kasi sa harap mo lang sa mga detectors. Oo. So watch out kayo. Isa lang ang sensor niya. Sensor niya nasa harap lang. Sa'yo so, lang. Sa'yo lang. Sa'yo lang. Okay. Isa lang ang sentro ng buhay. So kung bibili kayo ng drone, check nyo kung observable, avoidance niya is marami. Yung sensors niya. So kung direktong bibili ninyo, watch out ka lagi sa mga area na wala. Diba? Huwag kayo, gaya ng baka magpapalipad sa inyo mamaya, susubukan kagad. Pag sinabi kong nag-activity mamaya, pag sinabi kong move forward, baka, Oo, alam mo yan yung aggressive agad, diba? Alam mo yan, gano'n. Pag nagpalipad kayo, parang gas lang. Avoidance niya, 1 and 2.
So watch out lang sila ng left and right. Pero may point of interest dito. Pag nag-video ka, steady ko lang. Halimbawa, ito yung video ko. Sinet ko sa kanya, pinaikutan mo ito. So ang gagawin ko lang, up and down lang. So pag nag-video siya, nandahan ng cinematic yan, kumaganya na. Pwede mo isa't ng up and down lang. Forward and left. Pero, ang focus ng video, ito. Yun ang kagandahan nun. So ito ang Mavic Air 2. Ang kagandahan namin, pag halimbawa, wedding couple dyan, isineset ko lang dun sa groom, nakapaigot na, nakaset ko lang, mayroon kasing set ng trabawag. Ngayon, nire-record ko lang, forward. Kaya lang, dilag yan. Hindi siya automatic. Mamanual ako, up and down na lang, forward, saka backward. Pero, sa kanya lang nakapokus. Sa dalawang nakakano, attraction siya lang. Kaya tinawag na, point of interest. So kayo, kung nagsushoot kayo sa camera, ano yung point of interest mo? Diba? Yung elite. Okay. So next, meron na tayong ano, obstacle. Ito, meron joystick. Virtual joystick. Pwede ka ba magpalipad na wala kayo? Pwede. Gamit yung cellphone, sir. Gamit ang